Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buhayin ang Bicol River Basin Development Program, ikinakasada ng Department of Public Works and Highways ang pagbuo ng detalyadong engineering design sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bicol Region dahil sa matinding pag-ulan dulot ng bagyong Christine. Sinasabing dalawang beses na mas marami ang ibinagsak na ulan ng bagyong Christine sa ibinugang tubig ng bagyong Undoy noong 2009. Ang problema, hindi pa humuhupa ang baha sa ilang lugar sa rehiyon, may nagbabadya na namang sama ng panahon. Yun ang inaalala namin kasi may LPA pa na parating. Itong mga lugar, mga Batangas, mga Cavite, nawala kagad ang tubig. Dito hindi nawawala ang tubig. But that's the proverbial problem of the Bicol River Basin. Kailangan talaga natin pag-isipan, what are we going to do in the long term? Because you cannot expect any changes. Next time it rains, eto na naman tayo. Para tugunan ang posibleng pagbaha sa hinaharap, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Proyekto ito ng ama ng Pangulo na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. na layong tutukan ang mga proyektong infrastruktura sa mga kanayunan sa Bicol, gaya ng mga flood control, land consolidation at mga programang pangkalusugan mula sa pondo ng United States Agency for International Development, Asian Development Bank at iba pang international organization. Pero natigil noong 1986 nang magpalit ang administrasyon. Despite some challenges, mukha namang naging malaking na itulong. Yun lamang, hindi natapos. We have to revisit it now. Iba na ang conditions ngayon. With the advent of climate change, now we have to focus specifically on flood control. The others, marami naman tayong mga plano for the rest of it. Makikipagtulungan ng DPWH sa Korea para gawin ito. Now, including the feasibility study for the flood control program, Mr. President. So by early next year, we'll be doing the detailed engineering design now. Habang wala pa yan, magsasagawa ng desilting operation o pag-aalis ng burak sa mga pangunahing ilog sa Bicol para makatulong sa pagkolekta ng ulan. Titingnan din ang mga quarrying operations sa ilang probinsya na posibleng lumawak na at nakaambag sa matinding pagbaha. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.